Nag-advance na sa Western Conference Finals mga idol ang Timberwolves matapos nilang talunin ang Denver Nuggets with 90-98 na final score. It's a two-man game laban sa lahat ng players ng Wolves ang naging senaryo. Nasabi kong two-man game dahil nag-combine si Jokic at Murray ng 69 points, 35 kay Jokic at 34 naman kay Jamal Murray. Sila lang din ang nakapagtala ng double digit sa kanilang starters. Si Porter Jr. 7 points lang, 1 out of 6 sa 3-point area, si KCP 5 points at si Gordon ay 4 points lang ang netala. Habang sa Timberwolves ay makikitang team effort talaga ang kanilang ginawa. Lahat na kanilang starters ay nakapagtala ng tigdo double digits. Actually, 6 pala, may 11 points din itong 6 man of the year na si Naz Reeds off the bench. Nag-shine para sa kanila si Karl Anthony Towns na nakapag-create ng double-double performance. Dito sa kanilang laro ay makikitang nasa kondisyon yung pulso nitong si Jamal Murray. Pasok agad ang kanyang first attempt sa 3-point area at nasundan pa yan ng 2 sa late minutes. Kaya nga siya yung naging leading scorer para sa kanila sa first quarter. 3 ang naipasok at 2 sa painted area. Kaya 13 points agad ang netala ni Murray. Second quarter, ayan na naman si Murray umiscore na naman ng double digits with 11 points at umabot na ang kanyang record sa 24 points sa first half pa lang. Habang ang sentro na si Nikola Jokic ay may 13 points na din. Obvious na ngayon ang ginawang adjustment ng Denver Nuggets ang maging aggressive sa score si Murray at si Jokic. Overall sa first at second, nakuha ng Denver ang lead. Itong si Murray, nung naipasok niya ang kanyang pinakaunang 3, ay nagyabang agad ito sa bench ng Wolves. Makikita naman dito sa video na tinitigan niya mga ito. Masyadong maaga pa para mang disrespect na si Murray sa mga bench players ng Wolves. Kaya tuloy dito sa second half ay nakaarma sila dahil sa third quarter nagkaroon sila ng turnovers at nagkaroon din ng malaking run ang Timberwolves dahilan para makat yung 15 points na kalamangan nila ay nawala na parang bula. Konting push na lang sana, sila na yung mananalo. E kaso, swerte yung Wolves sa second half, especially dito sa third kung saan dito nangyari ang pinakamalaking puntos na nagawa ng Minnesota, scoring 28 points dito sa quarter habang 14 points lang sa Nuggets. Kaya dito na nakahabol ang Wolves. Mukhang umepekto na yung pagyayabang ni Murray sa opening. Nakarma is real, tuloy sila. Nawala ang yabang ni Murray sa fourth quarter at napalitan na ng inig at kaba. Dahil under 7 minutes ng kanilang laro ay lumamang na ang Timberwolves. Buhat mode na din si Jokic dito. Wala nang sinasayang na oras basta bakante ay tira na agad. Naipasok niya ang 2 attempts sa 3-point lane at umiscore ng 14 points habang si Murray nakapagtala lang ng 6 points. Malaki na ang deficit ng Wolves sa late minutes kaya baliwala na sa kanila kahit na fouled out na ang kanilang sentro na si Rudy Gobert. Di na nagkaroon ng chance ang Denver na makabawi sila kaya sa huli ay abante na sa West Finals ang Wolves after long 20 years.